my pineapple bell pepper. Ayan, hatiin natin yung ating fish fillet. Frozen yan, pero pwede kayong gumamit ng fresh na isda, kahit anong klaseng isda, at hatiin ang naayon sa inyong gusto. Ayan ang ating mga sangkap, may pineapple, may bell pepper, saka onion. Tapos, hatiin naman natin itong ating bell pepper. Nakatibente na din kung anong hiwa ang gusto nyo. Pwede rin. Ayan ang ating bell pepper. Ito naman yung ating onion. Kalahati lang ating kailangan. Masyadong madami kapag buong isang onion. Hahatiin din natin ng medyo malaki yung ating paghiwa. Then, lagay natin sa plato muna. Ito naman yung ating pineapple. Bubuksan natin. Ayan yung ating mga sangkap. Yan yung ating sibuyas. Yung pineapple, mamaya hatiin natin yan. At saka ito yung ating bell pepper. Ito yung ating isda. Siyempre ito yung ating halaman. Wala lang. Ayan yung ating mga sangkap. Ayan, hati-hati na yung ating pineapple. Ito yung ating syrup. Kailangan natin yan pang pansahog, panlasa. Ito naman yung ating mix sauce. Magagawa tayo ng mix sauce. Ayan, nilagyan natin ng cornstarch. Yung tubig, konti lang. Tapos ang kutsarang light soy sauce. Saka natin haluin. Ito yung ating gagamitin na pang pampalapot mamaya. Haluin lang natin hanggang matunaw yung ating cornstarch. Ito yung ating kawali. Mainit na yan. Maglalagay tayo ng mantika. Saka natin igisa yung ating sibuyas. Antayin lang natin ng medyo konting luto lang. Para medyo malutong. Pan-toppings natin yan mamaya. Itabi muna natin. Itong mantika, hindi ko na yan pinalitan. Yan, nagigisa natin yung isda. Hindi ko na yan nilagyan o pinalitan. Yan na din yung gamit ko din kanina. Nagigisa lang natin kaunti yung ating fish fillet. Takman muna natin yung ating fish fillet. Antayin natin maluto. Konti. Ayan, luto na. Haluin lang natin ng onti at ilalagay natin yung ating sahog na bell pepper. Ayan, ilagay na natin. Ito, hindi rin kailangan yung lutong-luto yung ating bell pepper. Kasi mas masarap na kapag yung medyo malutong siya. Tatabi lang natin yung ating ano para hindi siya madurog. At saka natin ilagay itong pineapple. Ayan yung ating pineapple, ilagay na rin natin para nanunuot yung lasa ng pineapple. Saka natin ilagay itong ating mix sauce. Yan yung ating cornstarch kanina at saka light soy sauce na may tubig. And yan yung ating pampalapot sa ating lulutuin. Sa ating niluluto nga pala. Saka naman natin ilagay itong ating syrup. Yung syrup ng pineapple kanina. Yan ilagay natin. Pampatamis. Antay lang natin kumulo itong ating niluluto. Konting halo lang. At syempre, ingat tayo para hindi siya madurog yung ating isda. Kasi luto na yung ating isda. Ayan, ayos lang natin para medyo maganda siyang tingnan. Diba? Takpan muna natin.
Ayan, kumulo na yung ating niluluto. Ingat lang sa ating paghalo kasi sobrang lutong-luto na yung ating fish fillet. Antayin lang natin na medyo lumapot yung ating sabaw. Kasi hindi rin maganda kapag hindi siya malapot. Kailangan antayin muna natin. And guys, luto na 'yan yung ating ulam. Ayan, malapot na. Saka naman natin i-toppings yung ating sibuyas kanina naginisa. Ayan. Toppings na natin. So ayan yung ating ulam ngayon, fish fillet na may pineapple at bell pepper. Yan yung ating ulam ngayon. Hindi na ako naglagay ng asin kasi malasa na siya, kompleto na yan. Ito na yung ating ulam. Please subscribe, like and share. Click the notification bell para laging update sa susunod pang upload ko. Salamat!